Isang maganda at pinagpalang umaga po sa inyong mga ka-agri. Ito po ang inyong lingkodo Ernest Payawal. Muli na naman tayong magkakasama upang kami ay makapaghatid ng mga napapanahong balita at kaalamang ikatutuwa at ikauunlad ninyong mga magsasaka, lalo na dito sa gitnang Luzon. Dahil sa pananaliksik sa agrikultura o agricultural research kung tawagin, dito tayo nakakadiskubre ng mga makabagong pamamaraan sa pagsasaka upang ang ating mga magsasaka ay makapagkamit ng masaganang ani at mataas na kita. Isa na dito ang kaibigang kulisap tulad ng Trichogramma wasp, ang bunga ng pananaliksik na napatunayang makakatulong pala sa pagkabawas ng peseng insekto sa ating sakahan. Ang lahat ng iyan ay ating mapag-uusapan dito sa Ani at Kita sa Agrikultura. Bagong pananaw sa agrikultura, pinapalawig sa tulong ng makabagong teknolohiya. Isa sa mandato ng kagawaran ng pagsasaka ang pagsulong sa makabagong pamamaraan ng pagsasaka. Ito ay upang makasabay sa pagkikipagkompetensya ang ating mga magsasaka at matulungang maiangat ang kanilang ani at kita. Kung kaya naman ang kagawaran ng pagsasaka sa ikatlong rehiyon, partikular na ang mga researcher nito ay patuloy sa pananaliksik at pagtuklas ng mga makabago at angkop na pamamaraan na makakapag-ambag upang mabago ang nakasanayan ng mga magsasakang Pinoy. Dahil dito, taunang inilulunsad ng kagawaran ang Research and Development In-House Review. Ngunit, ano nga ba ito? Ang Research and Development In-House Review ay taunang activity ng Research Division na kung saan isa itong major strategy para i-evaluate ang mga performance ng ating researchers sa DA, specifically dito sa gitnang Luzon. So, lahat ng kanilang mga na-accomplish na mga research projects and studies ay ipinipresent during in-house review namin na umaabot ng 3 araw. Ngayong taon na ito, meron tayong 19 na papers na i-evaluate at kami po ay nag-invite ng mga outside evaluators na galing sa mga prestigyosong university dito sa gitnang Luzon. So doon sa 19 na papers, 12 dito ay completed studies na, and then yung 7 papers ay ongoing pa. So ito talaga ay isa sa mga pinaka-highlight sa lahat ng activities ng Research Division para ma-determine namin kung meron ng mga mature technologies na pwede na nating ipa-adapt sa mga farmers para mag-improve ang kanilang pamamaraan ng pagsasaka at makatulong po ito upang mapataas ang ani at ang kanilang kita. Isa rin ito sa paraan ng DARFO3 upang malinang panglalo ang kaalaman ng mga researcher at kanila ding kagalingan sa larangan ng pananaliksik. Maliban sa research pool ng DARFO3, mayroon pang 4 na research station ang ahensya na ikinalat sa iba't ibang parte ng gitnang Luzon. Ito ay sa Paraiso Tarlac para sa Lowland Development Area na nakatuon sa pagpapaigi ng pagtatanim sa lowland areas. Botolan Zambales para sa mga bulubunduking lugar. Mayroon din ito sa San Mercedino Zambales kung saan pinapaigi ang pagtatanim sa mga lugar na naapektuhan ng lahar sa pagputok ng bulkang Pinatubo. At ang panghuli ay nakabase sa Magalang Pampanga, kung saan nakatuon naman ito sa pagpapabuti ng pagtatanim sa matataas na lugar.
Mahalaga talaga yung pagkoconduct ng research dahil syempre nagbabago ang panahon, nagbabago yung mga pangangailangan ng ating mga farmers. So kailangan yung mga researchers, lalo na sa DA, ano, sa agriculture, hindi rin tayo tumitigil na alamin kung ano yung dahilan bakit bumababa ang ani sa iba't ibang klase ng mga gulay, ng mga produkto natin. So sa pamamagitan ng ganon, makakatuklas tayo ng mga solusyon at nakasama yung mga farmers mismo, kumbaga participatory na, meron din kasi tayong participatory research para ma-i-address kung ano ang problema. Hindi man sobrang malutas, eh hindi na ito lalala. Ngunit, paano nga ba pinipili ang mga study na isasali sa in-house review? Yung paggawa ng research proposal, nagsisimula yan doon sa tinatawag nating Research Development Extension Agenda Program. Meron kaming ganon. Yun ang pinaka-bible natin sa research. So meron tayo specific for Central Luzon. Na may mga sinusundan tayo doon na nakalagay ano ba yung mga major problem sa bawat commodity, ano yung mga researchable area. So kailangan yung mga researchers natin, ina-address nila kung ano yung nandoon sa research agenda ng Central Luzon. So kapag naka-align na siya sa ating agenda at sa national thrust ng DA, lalo na ngayon, kailangan lahat ng mga gagawing research ay patungo doon sa pagpapataas ng ani at kita ni farmer. Bawat pag-aaral na kanilang inihahayag sa mga gantong klase ng pagtitipon ay masusing pinag-isipan upang makatulong sa pag-unlad ng sektor ng agrikultura. Ngunit ano nga ba ang maaaring asahan ng ating mga magsasaka matapos ito? After ng event na to, sa mga completed research papers natin, tinitingnan na natin yung mga ready for adoption ni farmers. So ang ginagawa natin, bukod sa nagko-conduct tayo ng technology forum na kung saan ini-invite yung mga farmers, nagpo-produce tayo ng IEC materials. So itong mga IEC materials na to, gagawin nating Tagalog version para mas madaling maunawaan ng ating mga farmers. And then, nagkakaroon na kami ng mga list of expert, halimbawa kung sa mushroom ito, o kung ito ay tungkol sa kape, o tungkol ito sa mga legumes. So meron na kaming mga listahan na kung sakali merong farmers na magtatanong or may mga ilangan na grupo ng farmers ng isang pagsasanay, so doon kami kumukuha yung mga nakalista na doon. And then, ngayong taon may plano kami na magpa-publish ng isang journal article. Hindi lang journal article, yung isang talagang book. O kaya pipili kami ng mga success stories para ito ay maging available na sa mga farmers. Para po sa ating mga nanonood ngayon at nakikinig, kung meron po kayong gustong ipa-research sa amin pagdating sa agriculture, maaari po kayong kumontak sa aming mga hotline o kaya pwede po kayong mag-email kung ano sa tingin nyo ang dapat pang pag-aralan ng Department of Agriculture para po makatulong sa inyo. At maaari po natin pag-usapan ito o baka naman sa hindi natin alam ay may mga ganitong technology na pala na hindi lang naipapaabot sa ating mga kasamahang magsasakat, lalong-lalo na yung ating mga partners na technicians sa mga local government units. So, pwede nyo po kaming i-email sa research.da3@gmail.com at pwede po kayong tumawag sa aming research division telephone number 045-963-5428. Dahil dito, umaasa ang kagawaran na ang mga kaalamang ito ay hindi lamang manatili sa papel, bagkus ay masubok at maisagawa ng ating mga magsasaka upang makatulong na maiangat ang kanilang kaalaman at kabuhayan sa napili nilang larangan.
Biological pest control ang tawag sa pamamaraan ng pagkontrol ng pesteng insekto sa pamamagitan ng ibang organismo. Kabilang dito ang Trichogramma wasp, na aalamin natin ngayong araw kasama si Ma'am Trochaine Soberano, Science Research Specialist 2 mula sa DARFO3 Regional Crop Protection Center. Ang Trichogramma wasp ay isang uri ng sexing putakte na nangingitlog sa mga itlog ng mga kalabang insekto. Ang Trichogramma namin dito sa RCPC is may tatlong species. Yung Trichogramma japonicum, which is intended for rice, to control rice stem borer. Yung Trichogramma evanescens for corn naman, para sa corn borer. And yung Trichogramma chilones, na kung saan intended ito para sa iba't ibang peste ng gulayan natin. So, yun yung tatlong Trichogramma na inaalagaan natin na meron silang kanya-kanyang inaatake. Paano naman kaya ang paraan ng paglalagay nito sa bukirin? Actually, pare-parehas lang sila kung paano sila inaapply. Inilalagay namin sila sa maliit na card at yun yung sinasabit namin sa dahon ng mga halimbawa yung Trichogramma japonicum sa palay, yung evanescens naman sa dahon ng corn at yung chilones naman yung sa dahon ng iba't ibang uri ng gulay like talong, onion, kamatis, gano'n. Actually, kapag sinabi namin ang Trichogramma sa isang field, let's say halimbawa sa onion, pag sinabi namin yun at naarawan siya, lumilipad agad yan. At naghahanap agad ng itlog na may itlogan niya. Kasi within 7 days, nakakapagparami siya. So, ganun kabilis siyang magparami sa field. Kailan naman kaya ang pinakamagandang araw ng paglalagay nito? Actually, inirecommend namin to maghang ng trichocard sa bukid is during the umaga, yung morning. Kasi once na naarawan siya, kailangan maarawan siya, kailangan mainitan siya para siya mag-hatch. Kasi once na nainitan siya, automatic yon na lilipad na si Trichogramma or mag-emerge na siya from egg into adult. Napaka-importante din na nasa tamang stage ng palay ang paggamit ng Trichogramma. Lahat ng BCA namin dito dapat ay yung tamang timing. Kasi halimbawa, yung Trichogramma chilones, dapat before ka maglagay doon, may makikita ka ng mga paru-parong lumilipad. Kasi yun na yung time na mangingitlog sila sa bukid. So, once na naglagay ka na ng Trichogramma at may nakita na silang itlog doon, iitlogan na nila yun. So, ganun nagpaparami at ganun umaatake ang mga Trichogramma. Ang Trichogramma ay isang flying insect, kaya naman pwede itong makapangitlog ng metro ang bibilangin magmula sa pinaglagyan nito. Paano naman kaya ang paraan ng pagpaparami nito sa laboratory ng RCPC? Medyo mahirap yung pagpaparami kasi kailangan pa namin ng alternative host. So, una namin pararamihin yung alternative host niya o yung Citotroga cerealia na kung saan kapag meron na siya, tsaka namin ipapa-infect o ipapa-parasitize yung Trichogramma na yung Citotroga na yon para makapag-produce kami ng Trichogramma. So, unang paparamihin yung Citotroga, kapag marain na, meron kasi kaming isang Morrison box na kung saan doon namin ilalagay yung itlog ng Citotroga at itlog ng Trichogramma. Kapag nag-emerge na si Trichogramma, iitlogan niya ngayon si Citotroga. At yung itlog na yun ni Citotroga, yun naman yung ilalagay namin sa trichocards para siya yung ihahang namin sa bukid na nagiging source na natin ng Trichogramma. Nasabi din ni Ma'am Trochaine na may pagkakataon din na hindi magiging matagumpay ang pagpaparami nito. Yung mites. Isa sa pinakamahirap na kontrolin namin is yung mites during sa pag-aalaga namin ng Citotroga. Kasi once na nasira si Citotroga, wala kaming mapuproduce na Trichogramma. Malalaman na hindi naging matagumpay ang proseso kung hindi mangitim ang kulay ng itlog ng Citotroga dahil hindi na-parasitize ng Trichogramma. So, ibig sabihin siguro, yung Citotroga na yon is infected na ng mites kaya hindi na naiitlogan or nasisira na kaya hindi na siya naiitlogan. Kasi ang Trichogramma is kailangan niya ng fresh egg para doon ma-develop yung kanyang pupa bago siya maging adult. Larva, pupa, then adult. Sa ating pagbabalik, atin namang matutunghayan ang proseso ng pagpaparami ng Trichogramma wasp.
Kaya't huwag kang bibitaw at magbabalik ang ani at kita sa agrikultura. Muling nagbabalik ang ani at kita sa agrikultura. Kanina ay ating nakapanayam si Ma'am Trujane Soberano na ibinahagi sa ating ang kagandahang dulot ng Trichogramma wasp sa ating mga magsasaka. Ngayon naman ay ating tunghayan ang proseso ng paggawa ng trichocards o pagpaparami ng Trichogramma wasp. Ngayon ay ating matutunghayan ang paraan ng pagpaparami ng Trichogramma wasp sa laboratory ng RCPC na ituturo sa atin ni Sir Benigno Mauricio Jr. Ito po yung umpisa ng pag-rear po ng Citotroga. Ito po, hugasan po natin yung trigo. Ito natin dito. Tapos po ngayon, ilipat po ulit natin dito sa strainer na to para medyo matiktik siya. Ito po yung first step ng pag-ano po ng Citotroga. Ngayon po, pagkayari po natin na malinisan, na mahugasan, dito naman po tayo sa oven. I-open po natin siya. Ipapasok po natin siya rito. Tapos sasara po natin. Sisindihan po natin itong oven gamit ang sisol. Pagkatapos po, pagka nagsindi na po siya, i-maintain po natin siya sa 100 PSI. Ng mga dalawa hanggang tatlong oras po siya na naka-oven. Ngayon po, galing po tayong nag-oven. Ngayon po kunin po natin para mapalamig po dito. Dito po natin siya i-air dry. Po natin dito. Pag natuyo na po, wala na po siyang tubig. Ngayon, matuyo na po siya, ililipat na po natin dito. Sasalungin po natin siyang ganyan para ilagay po ulit dito. Pagkayahin po nito, lipat po tayo doon sa incubation room. Ito na po yung sinalina natin kanina. Ngayon, lalagyan na po natin siya ng itlog ng Citotroga. Ito na po yung itlog ng Citotroga. Ilalagay na po natin dito sa trigo na inano natin. Pubudbud po natin na. Ganyan po. After naman po na ilagay natin itong egg ng Citotroga, bilang po tayo ng 21 days, lalabas na po yung moth. Bibilang po tayo ng 21 days, pagka po siya may moth na sa loob ng 21 days, lilipat na po doon sa kabilang room. Pagkagaling po doon sa incubation room na 21 days po, lilipat na po natin dito sa cage. Po, sasabit natin sila dito. Yan, talaga natin sa talat. Ngayon po, pag marami na po siyang moth, mag-harvest na po tayo ng Citotroga. Ito na po, na sinabit na po natin kanina yung kinuha natin po sa incubation. Ngayon po, haharvestin na po natin yung mga moth sa loob para po malaglag. Ito po, ganyan. Na-harvest po natin. Tapos, medyo papapagin. Para po. Tapos, kolektahin ko na po yung nandito sa ilalim. Ito na po. Pukunin po natin itong drum. Tapos, tapon po natin. Tapos, palipan po natin ng palibago. Ito na po niya. Ito na po yung nakuha natin. Ngayon po, ito pong panato, ililipat po natin doon sa egg laying para makuha natin yung kanyang mga itlog.
Ito pong Sintotroga na naka-cage dito, tumatagal po siya ng hanggang isa hanggang tatlong buwan o dalawang buwan. Kung wala nang short, wala pa tayong maipapalit, pwede siyang tumagal ng hanggang tatlong buwan. Ang pagpo ng Sintotroga, sila po, nangingitlog din sila sa loob dito. Kaya pagka humarbis tayo, meron din pumapalit na napipisa doon. Kaya patuloy pang continue silang may nabubuhay. Tuloy, pagka nag-harvest tayo, okay, mauubos sila. Kinabukasan, meron na naman. Kasi may napipisa doon sa loob. Kasi araw-araw, nungumuha tayo. Meron ding napipisa, nagiging mo. Ito na po. Para ma-transfer po natin dito sa egg laying, lalagay po natin dito siya sa plastic. Buksan po natin itong ram. Natin. Ayan po. At ganun. Para mahulog yung mga mot sa loob. Tapos po, ayaan na po na sila sa plastic. Ngayon po, itatransfer natin dito sa egg laying. Tapos, po, nakalagay na po siya dito sa egg laying drum. Ngayon po, para ma-harvest po natin yung pan, yung itlog, isi-shake po natin siya. Kaya mag-ganong-ganong po, isi-shake para mahulog yung mga itlog po na dyan. Ito na po yung itlog ng sito. Ngayon, ipaparasitize na po natin siya. Dito po sa na pero ito, bago po natin siya ilagay, na-harvest po tayo dun sa egg laying, ilalagay po natin siya sa rep. Ire-rep po muna natin siya ng 12 hours doon po sa chiller. Kaya pag nalagay na po natin siya doon, ililipat naman natin dito sa ano. Lalagay na po natin dito yung ilog ng Sintotroga. Tapos, ipapasok po natin siya dito. Dito po sa may salamin na walang ilaw, na may ilaw. Ngayon, maglalagay naman po tayo ng trichogramma doon po sa kapila. Para yung po magparasitize sa kanya. Ngayon, dito po natin siya ilalagay sa medyo dark. Sa kapilang side po nitong Russian box. Dito po sa dark na yan, dito po natin siya ilalagay. Dito po sa loob. Para pagka po siya nag-emerge, namisa, pupuntahan po niya yung rest egg na nandun, ipaparasitize niya po yung mga itlog ng Sintotroga doon. Ngayon, ang pampo niyan, araw-araw, po ano yung proseso ngayon, araw-araw, ganun din ang gagawin. Lagay ka dito ng itlog, ito, tulak dito, lagay ka uli, lagay ka na naman ng ano. Itong nandito sa salamin, tutulang natin papasok dito, tapos maglalagay ulit tayo ng bago. Araw-araw yon hanggang 5 days. Ngayon, pagka po 5 days, lalagay na po natin dito sa ibabaw yung na-harvest natin. Ito na po siya, yan. Ganyan na po yung na-harvest natin galing dito, siya na po yun. Uubutin po. Ito na po ipag-anin natin ang pan ng trico. Ito po, gaganon po natin dito. Pag-harvest. Ito. Tapos, patong po natin siya dito sa ibabaw. Ng 5 days. Ngayon, pagkakaanan po siya sa 1 to 4 days to 5. Pwede na po natin siyang i-release sa farmers. You know? Ngayon, habang wala pa pong farmers na pagbibigyan, i-re-rep po natin siya. Okay. Ngayon, kasi pag hindi natin siya i-re-rep, mabumuhay po siya. Mag-i-emerge na po yung mga dry po. Ngayon, apply ang practice siya ng pandikit para tumigit yung dry po. Ngayon, ito naman para maganda ang magkakadikit niya. Kasi basta-basta yan, dito pa natin lalagay sa ano. Ito po yung pag-spread ng ano. Yan, pag-ganyan po ng
para maging balanse yung dikit niya. Pagkakalagay ng mga itlog ng tripo. Pagkatapos ng lahat ng prosesong ito, ay pwede nang ilagay sa bukid ang mga trico card para ito ay mapisa, muling mangitlog at magparami. Ani at kita, question of the week. Alin sa mga sumusunod ang isang kaibigang kulisap? Letter A, si Tutroga cirrhalella, o letter B, Trichogramma wasp? Letter A, si Tutroga cirrhalella, o letter B, Trichogramma wasp? I-text lamang po ang inyong pangalan, tirahan, ang tamang sagot at isend sa numerong 0906-7185-856. Uulitin ko po, i-text lamang po ang inyong pangalan, tirahan, ang tamang sagot at isend sa numerong 0906-7185-856. Kaya ano pang hinihintay mo? Mag-text na at magkaroon ng tsansang manalo ng portable radio, binhing gulay, DA umbrella at mga babasahing mula sa kagawaran. At ang tamang sagot naman noong nakaraang episode ay letter A, Rice Resiliency Project. At ang maswerteng nanalo ay si Miss Emily Salas ng Mexico, Pampanga. Uulitin ko po, ang maswerteng nanalo ay si Miss Emily Salas ng Mexico, Pampanga. Nawa ay nakapaghatid po kami ng mga impormasyon na nakapagbigay ng tuwa at pag-asa sa inyong mga magsasaka ng Gitnang Luzon. Kung nais nyo pong muling mapanood ang aming mga nakaraang episode, bisitahin lamang po ang aming YouTube channel na Department of Agriculture Central Luzon at huwag kalilimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Manatili ring updated sa mga balita mula sa kagawaran. I-follow lamang po ang aming Facebook page na Department of Agriculture Central Luzon. Muli, ito po ang inyong lingkod, Ernest Payawal, at muli po tayo magsama-sama hanggang sa susunod na episode ng ating programang Ani at Kita sa Agrikultura.